Matapos nga po ang ilang araw na paglabas ng balitang trade kay Zion Williamson ay sa wakas nagsalita na nga po siya patungkol dito. Ano nga ba ang kanyang mga susunod na gagawin sa kanyang NBA career? Yan nga ang unang storya na pag-uusapan natin ngayon sa ating pangalawang video na sasabayan na rin natin ng balitang binantaan na ni James Harden ang buong team ng Los Angeles Lakers at ang balitang nire-recruit nga daw po ni Russell Westbrook si Bradley Beal. Kaya tara, simulan na natin to, mga idol. Kumalat nga po noong nakaraang araw sa social media ang trade kay Zion Williamson mula nang lumabas ang balitang hindi nga daw po siya sumusunod sa New Orleans Pelicans. Medyo may kaunting problema nga daw po siya ngayon sa kanilang vice president na si David Griffin, siyang dahilan bakit umugong ang balitang pag-alis nito. Pero makalipas lamang nga po ang ilang araw mula nang pumutok ang ganyang klaseng balita ay tinuldukan rin nga po niya ito sa kanilang ginanap na media day. Ayon nga po sa naging pahayag nito, mahal na mahal nga daw po niya ang prangkisa ng Pelicans at ang syudad ng New Orleans, kaya wala nga daw po siyang balak na umalis dito. Yes, mga idol, sinarado na nga po ni Zion Williamson ang posibilidad na paglipat niya sa ibang contender. Ngunit di naman nga po ibig sabihin nito na hindi na siya aalis sa Pelicans dahil maaari pa rin naman nga pong magbago ang kanyang isipan kung sakali mang magtuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanilang team. Isa pa, mga idol, habang mas tumatagal nga po siya sa liga ay mas lalo nga pong tumataas ang pressure na dala-dala niya. Kaya posibleng ito nga pong maging dahilan upang magbago ang kanyang desisyon. Sa pangalawang storya naman tayo, itinuturing na nga po ang Brooklyn Nets bilang isa sa pinakamalakas na team sa darating na season. Kaya natural lamang nga po na bantaan nila ang ibang teams ngayon, especially ang kanilang inaasahang karibal na Los Angeles Lakers. At sa ginanap nga po na media day ng Brooklyn Nets ay pinangunahan nga po ng kanilang superstar na si James Harden ang pagbibigay nila ng babala. Ayon nga po dito, napaka-confident nga daw po nila ngayon dahil sapat nga daw po ang talento ng kanilang team. Meron nga daw po sila ngayong mga eksperyensadong veterano at mga batang manlalaro na kaya makipagsabayan sa mga laban. Kailangan lamang nga daw po nilang i-execute o gawin ng maayos ang kanilang plano kada araw, at kapag nagawa nga daw po nila yan, siguradong hindi sila mangangamba man lang sa kahit anumang teams na kanilang makakatapat, maging ito man ang Los Angeles Lakers. Yes, mga idol, hindi nga po natatakot ang Nets sa bagong lineup ng Lakers dahil malaki nga po ang tiwala sa kanilang team ngayon. Sa panghuling story naman tayo, kung inyo nga pong matatandaan na ibalita ko nga po noon na aalis nga po sana si Bradley Beal sa Washington Wizards ngayong offseason. At base nga po sa nakalap kong balita, isa nga daw po sa mga tumutulak sa kanya noon na mag-request ng trade ay ang kanyang dating kakampi na si Russell Westbrook. Yes, mga idol, bago pa man nga po malumipat si Westbrook sa Lakers ay kinumbinsi muna nga po nito si Bradley Beal na humingin na ng trade sa Wizard. Ngunit hindi rin naman nga daw po ito nangyari dahil mas ginusto na lamang nga po nitong manatili sa kanilang prangkisa. Sinusuportahan lamang nga po ni Bradley Beal si Westbrook sa naging decision nito na lumipat ng ibang team. Ibig sabihin lang nga po niyan, mga idol, kung nagtagumpay lamang nga daw po si Westbrook sa pagkumbinsi kay Bradley Beal na mag-request ng trade, ay siguradong si Beal nga sana ang nakuha ng Lakers sa kanilang trade sa Washington Wizards, at iba nga sana ang nakikita nating big three ngayon sa Lakers na gagamitin nila sa kanilang bagong kampanya sa darating na season. So, yun lang, mga idol, ang ating pangalawang video ngayong araw na ito nating pinag-usapan. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na rin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lang, mga idol. Thanks for watching.